Mga Ross, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bali, meron tayo pong ita-turnover na finished project, isang 36 square meter. Pero kapag kapinasok niyo po itong bahay na to, halos kompleto na. Meron siyang dalawang bedroom, meron po siyang kitchen sa may harapan ng bahay or doon sa may fence area. Meron din po siyang dining space, may living space, may toilet and bathroom with lavatory. At syempre, meron po siyang dalawang closet with study area or meron po siyang workstation. At syempre, meron din po siyang TV console na gawa po sa WPC. Bali, ito mga karo, samahan niyo po muli kami. Pero bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po kayo. At i-click niyo na rin po yung notification bell button para maging updated po kayo sa aming mga video. Also, paki-like na rin po ng video at paki-share na rin po para po dun sa ating mga kababayan na OFW ay magkaroon po sila ng idea. Kahit sa isang maliit na bahay lang ay pwede pala magkaganito. Ang title nga po pala nito mga karos ay Malakas Maka-Aesthetic. Itong unit na to kapag ka napanood nyo. Meron lang po tayong konting aayusin. Sa tagal din po natin ginawa itong unit na to, meron din po siyang konting problema na dapat pa po natin hintayin. At ipapakita po namin sa inyo yung dahilan kung bakit meron po siyang mga problema pa bago natin i-turn over. So ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po at pinapangako ko po sa inyo. Pag natapos niyo itong video na to, kayo po ay nakangiti. Tara, let's go! Okay, bali may konti tayong explanation dito. Nung ginagawa namin ito, since may nakaharang kasi rito, ito yung poste namin. Hanggang ngayon, yung forma niya ay hindi po natin matanggal. So, dito lumulusot yung mga tubig niya. Malalim pa yan. Yan, kaya itong gawa natin dito sa may pader ay tumatagas na tubig yan sa tuwing umuulan. Yan, nagpapasalamat nga po pala kami sa may-ari ng bahay. Ayan, lubusan niya na unawaan. Ika nga pabor sa kanya kasi yung pader na yan na nandito, yung kaninang binabaklas, magkakaroon po ng siwang na pwedeng pamahayan po ng mga insekto at saka daga. So kapag ka nagkaroon po ng tubig dito, yan may ipon, may stock up lang dito. So ito po ay sisimentohin na lang po namin yan. Yan pabor na po sa may-ari. At syempre, pabor din po dito sa ginagawa namin kasi yung tagas po dyan, mare-resolve din po natin. So ito yung isang problema pagka dikit-dikit yung bahay tapos may nakaharang dito sa bandang likod. Siyempre hindi na po abot ng tao yun. So ito, sa pamamagitan po ng pinahalam natin doon sa mayari, ang kahit pa paano maayos na po natin. Ito nga lang po yung resulta. Natanggal lang po yung pader nila. Actually kahit wala na po siyang pader dyan, okay lang kasi may pader na rito. So kitang-kita yung cost ng pagpasok ng tubig simula doon sa dito sa likod, papunta po dun sa loob. Ayan, mga butas. Dito. Yan, ito nga po ay nakapakain na, hindi na matanggal. So, ito yung isang problema na susolusyonan muna natin para lubusan na natin ma-turn over itong unit na ginagawa natin dito. Okay, nagbuhos na kami dito. Yan. Palitada, syempre may waterproofing. Ang ending na lang nito, pag natuyo, yan, papahiran po natin ang waterproofing yan. Okay, ganyan po kahirap yan, no? Yan, ang nagkalang na lang para mapulido yung trabaho at saka yung gawa. Kaya hindi ko ma-turn over pa tong unit na to sa may-ari kasi may onti pa kaming inaasikaso. So yan, nagkakaroon ng leak problem po dyan. So nakita na natin yung dahilan kung bakit. So again, maraming salamat uli sa cooperation ng may-ari dito sa likod. So at least yan, magsusolusyonan po natin yung matagal ng problema. Yan lang naman yung hinihintay natin.
Okay mga ka-Ross, nandito na tayo. So napanood nyo po yung iba pang mga dapat gawin po dito bago po natin na-turnover. So kasama na po yun sa house renovation. Minsan pagkukuha po kayo ng mga ganitong klaseng row houses, tapos sa dikitan, then back to back. Ayan, kasama na po sa parte ng renovation yun. Bali, tiyempo-tiyempo lang naman po yun. Ang pinakamahalaga ay may cooperation tayo dun sa mga kapitbahay. Ayan, bali, full details na tayo regarding po sa mga detalye nitong house renovation, kung paano po siya ginawa. Ayan, mapapansin nyo lang, halos naman ang bahay po rito sa unit na to, medyo matataas na po. So, kanya-kanya na lang po design. Kasi sa inyo, kung yung budget ng pagpapagawa nyo ng bahay, kung magarbo or simple lang. So, ito, mapapansin ko, at mapapansin din ng viewer, ano na po to. Magastos na renovation na po to. Kasi sa harapan pa lang, mataas na po yung mga poste. Tapos yung cladding niya, sumagad na po sa taas. Bali, ito po ay ang binigay na setup ni client owner sa atin. Ayan, may hagdanan lang dito kasi meron po kaming inakit sa taas. Ayan, sa mapapansin nyo, gumamit kami ng tiles dito, 60 by 60. Ayan, 60 by 60 po ito na tiles. Then, pinutol po namin sa gitna para ma-divide lang po namin. Tapos ito rin, 30 by 60 naman po ito. Bali, matte finish po yung tiles na to. Then, gumawa po kami ng half inch na grove line. Then, pininturahan po namin ng itim po ito. Ang ginamit namin pintura dito, bali, tool white na semi-gloss. Yung grills niya, single gate lang. Ginamitan po namin ng 2x2 at saka 1x1 na tubular. And syempre, may barrel bolt na rin po siya. Then, ang ginamit namin na bisagra ay sa 1 inch. Yung 1 inch na bisagra. Lagyan na rin po namin ng lamppost. Taas-baba. Bali, ang kulay po ng mga ilaw na to ay white, warm light at saka daylight. Yan, bali, ang style po ng ating gutter ay inside. Bali, stainless po yung ginamit natin dyan. So, inside, pero nakalabas naman po siya. Then, nagsinepa kami rito ng 2x6. Ganda ng harapan ng bahay. Then, yung naka-overlap na na step. Yan, bali, 60x60 na glossy yung ginamit natin dyan. Itong part na to, nandito yung kanyang downspout. Tapos, nagpalagay po siya ng solar. Yan, solar light po yan. Tapos yung contador niya, nandito sa likod naman po ng mailbox. So, nilagay na lang namin yung mailbox dyan para hindi po makita yung contador po doon sa likod. Ayan, bali, digital naman po yung ano niyan kapag magre-reading. Ayan yung metro ng tubig. Industrial type nga po pala yung ceiling nito. Ayan, pag sinabi industrial type, yan, makikita mo yung mismong isami. At saka yung mga bakal niya, kita din. Ayan, bali, gumamit tayo ng drop light dito, kulay black. Tapos may combination ng warm light sa gitna at saka itong daylight. Same pa rin sa mga ginagawa namin. May sampayan dito na 3-port by 3-port. Yung hangit natin ng mga ilaw is 1x2. 2x2 and 2x3 naman sa combination ng framing para sa trusses. So ito, yung dating bintana niya. Ano po itong jalousy? So pinapalitan po ni client owner ng slide-up window. Ang setup ng bahay na to, mga ka-Romans, yung pinaka-kusina niya ay nandito po sa harapan ng bahay. Ayan, bali, condo style po to. Maraming nakakapunaan ito, hindi daw to standard. Bali, nakakonforme naman po tayo sa mga nagpapagawa. Makikita nyo, may exit tayo dun sa likod. Eh, papakita natin mamaya. Ito nga po pala mga ginamit namin materialis dito, yung mga hindi nasusunog. Yung tiles pa lang. Yan, syempre, hindi naman nasusunog yan. Yung cabinet niyan, modular na powder-coated white. Yan, style modular siya, pero aluminum. Yan, hindi ka po masusunog dito. Yan po. Yan, aluminum kitchen cabinet. Yan, gawa po ito ng ating kaibigan na si Master Batang. Yan, may mga gamit pa muna tayo dito kasi sinasabayan na po natin ang pag-shoot ng video yung ating mga kasama habang nagpe-finishing. Tapos sa rain shoot. Ayan. Ayan, rain shoot natin. 1, 2. So lahat naman ng rain shoot, meron po siyang pailaw, no? Tapos meron pa siyang paganyan dito. Ang pinaka cover niya. Ayan, pailaw natin, meron din. Gumamit tayo ng LED light dito. Bali, yung bulb light natin sa T5. Kitchen sink.
Yung kitchen sink natin, hindi ganun kalaki. Sakto lang. Ayan. Tapos yung maintenance niya nasa ilalim na. Yan, meron tayo always fire extinguisher, syempre. Itinago na lang po natin muna dyan. Pero si client na yung bahala kung anong setup niya. Pagdating dito, sliding na lang. Ayan, may mga gamit pa tayo. Tapos dito, dito mapupunta po yung kanyang tanke ng gas. May butas lang po tayo rito kasi ordinary na burner lang yung gagamitin niya. Siyempre, hindi pa rin mawawala yung singawan po ng ating gas tank. So, louver. Bakit naka-sliding to? Para hindi na po sumakop ng space po dito. Pero ito, naka-swing door. Yung tiles na ginamit po natin dito sa may harapan, 60 by 60 rin. Siya nga pala, may catch basin tayo rito. Ito yung catch basin natin. Yan, may clean out tayo dyan. Ito naman po yung sa septic tank. Yan. Sobrang space pa, no? Maganda-ganda pa yung space natin dito. Na kahit pa paano. Nasa 70, 75 or 70 cm pa. Yung space natin dito. Bali, dito naman, dito nilagay ni client yung ating automatic washing machine. Ayan na yung supply ng tubig. Ito na yung saksakan. Tapos nagpasadya siya sa amin ng... nagpagawa po siya sa amin ng shelves dito, dalawang layer lang. Yung importante rin po yan kahit papaano. May ilagayan ka ng sabunan dyan or anything na pwedeng makatulong sa paglalaba. Itong automatic washing machine. Siyempre yung release niya nandito na. Gumawa na kami ng sariling drain para sa release po ng tubig. So hindi na po siya aagos dito. Sa mga ginagawa naming bahay, sa harapan ng bahay, always meron tayong floor drain. Ayan po yung ating drain. Floor drainage na grills. Tapos meron tayong service faucet po dito. Ayan po yung ating screen door. Pull screen. Ayan. Gawa rin nila master batang. Pintuan. So coated niya po is a black. Enamel black. Nakikita niyo yung design ng brick tile dito. Kapag turn over, yan bininturaan po natin ng tool white. Tapos may touch po siya ng ating finishing top coat na acrylic emulsion. So ito yung interior niya. Yan, napakaganda ng interior. Napakalamig po sa mata. Yung ibang mga bagay na i-discuss ko rito, yun yung hindi namin ginawa. Ayan. Okay, dito muna tayo. Ayan, sa bintana, nagpagawa siya kay Sir Ricky Deloso ng Korean Blinds. Mint green. Tapos dinagdagan po namin yung kanyang funnel breaker. Bali, naging 6 na branches to. Siyempre, madadagdagan kasi nagkaroon pa ng extension sa harap at saka sa likod. At saka siyempre yung mga appliances din na mga gagamitin mo. Kagaya ng aircon, ref. Okay, ceiling. PVC ceiling panel, white. Tapos yung ating cornisa, white din. Bali, off-white siya na may pagka-tool white. Gumamit tayo ng center light. Tapos may pin light. Apat na pin light, tricolor po yan. Yan, tricolor. Ano? Yan, tricolor. Plain white lang po yung ating pader dito sa left side. Dito naman po sa may back area. Hindi mawawala yung ating door stopper. At saka meron silang pinalagay na mga hanger. So yung mga hanger na yan, maraming pwedeng pagsabitan. Siyempre meron laging double lock. Pinalitan na rin ang lever type doorknob. Yan. Bago po lahat ng susi kasi yung mga dating susi rito. Yan, baka may kopya yung opisina. Kaya babaguhin natin lahat. Itong lamesa, tsaka itong maliit na upuan na to. Yan. Yung storage na yan ay in-order lang yung ma'am sa online. So, pina-assemble na lang siya sa amin. Kasi ito, makikita nyo na tong tiles na to. Dating plain na pader lang yan. Na nilagyan natin ng 60 by 60 na tiles. Siyempre, may mga saksakan pa rin po dyan. So, meron tayo isa dyan. Outlet dun at saka dun banda. So, nilagpasan natin tong part na to. No? Ano nga ba to? Okay, bali... Shoe storage po ito. May tatlong layer ng swing door. Yan. So, pasadya din po ni client to. Yan, lagayan ng mga sapatos. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer. Tapos, sa kada pintuan, yan, nagpalagay siya ng louver. Yan, yung urbans. Yan. Para yung sapatos, hindi po mag-i-stack yung amoy. Tapos dito, storage na rin to ng walis at saka ng dustpan ang pwede na po ilagay dyan. Tsaka yung mga pang linis ng bahay ang pwede dito.
Bali, 3-port local, marine plywood po lahat ng mga ginamit nating materyales para sa mga kahoy dito. Mga kindry po siya. Tapos yung ating mga concealed hinges, yan na makikita natin dito sa may mga cabinet or finishing carpentry, lahat po yan isa hydraulic type. Si ma'am na lang po bumili ng mga cabinet handle na mga makikita natin dito. Ayan, binagay niya na lang po sa texture po ng mga paint tsaka ng mga nilagay na accessories. Itong part ng area na to, possible baka dito yung ref. Yan, ito talaga isa dining space. Ayan dyan sa part na yan. So, yung tiles nga pala na ginamit namin dito is super white na 60 by 60. Double coated po siya. So, bihira na po makabili sa panahon ngayon ito. Bihira na makabili, pero yun, makakuha pa rin tayo. Meron tayong dalawang bedroom dito. Yun yung master's bedroom, yung nakabukas. Ito naman po yung single bed. Ito nga po pala yung mga pintura na ginamit namin dito. Yung makikita nyo yung sa duco varnish. Yan, duco varnish po siya. Yan, meron kaming kasama na pintor noon. Yan, siya po lahat ng nagpintura nito. At yung isa pang pintor na medyo may edad na. Yan, sila po yung nagpintura. Yan, lever tie doorknob din po yung ginamit natin dito. So, dito makikita nyo lang, same lang naman po sa kisa din na ginamit namin sa living area. So, magkakapareha lang naman po sila. Ang kinaiba lang, yung setup lang, meron din tayo ditong cabinet. Ayan, may drawer dito. Ayan, drawer. Yan, swing door. Yan, tapos may open po na open shelves dito. Ang kulang ko na lang dito yung hanger rod. So habang nagtatrabaho kami ngayon, yan, ikakabit na po namin lahat yan. Tool white lang po yung kulay ng ating cabinet dito. Yan, pinaka-closet. Siyempre, meron din po siya. Yan, door stopper. So ang silbi ng door stopper, para hindi po tatama sa pader, itong ating doorknob. Yan na. Dito nga pala may plano si ma'am, pero makikita natin plain lang siya. Kaya naman po plain lang to kasi ayaw niya na po na magpa-Korean blinds dito. Gusto niya kortina. Meron na kasi siyang nabiling kortina noon, sayang naman daw. So kaya hindi na natin makikita yung kortina nito kasi isasabay na ni ma'am to sa pagkalipat niya. Okay, tatlong ilaw dito. Yan, tricolor din yung mga pin light. Tricolor din po itong ating center light. Yung mga center light na makikita nyo rito sa loob ng bahay, yan po ay binili natin sa All Home. Tapos ayun, may abang na po tayo ng isang linya ng outlet para sa aircon. So, tiles niya rin is super white na 60 by 60. Yan, pagdating naman natin dito, ito yung kanyang living space. Wow, maliit niya lang, pero kita niya naman, no? Napaka-aesthetic, di ba? Yan, meron siyang electric fan dito, may wall frame. May wall mirror na ilang panel to. So, 12 panel, no? Wall mirror. Nasa ang sukat yata nito, kada isa 30 by 30. Bali, nanggaling na rin po to kay client owner. Ito pong mga accessories na naka-install sa wall. Hindi pa lang ho natatanggal yung sticker. So, nabili niya to sa may SM dito sa may Tansa. Ganda nito. Lalo-lalo na ngayon kung nakikita niya. So, meron tayong pailaw dito. Bali, tatlo din. So, center light niya, plain white or daylight, tricolor pa rin po yung ating pin light. Tricolor na yung mga ginagamit natin just in case gusto nyo na nakaka-relax na ambience. So maganda may tricolor siya, di ba? Ito yung ating TV cabinet or TV console. Wala nga palang mga cabinet. Ayan, TV console. So sa header niya, meron tayong small pin light. Tapos mapapansin nyo, gumapang po dyan yung cornisa natin, paikot. So, naglagay tayo ng header kasi naka-wall-plated panel tayo. Isang diskarte yun. Bihira kayo makakita na wall-plated panel tapos naka-cornisa. Yung bihira yan. Mas maganda tingnan kapag wall-plated panel tapos merong header muna kagaya niyan. Then, doon tayo maglalagay ng cornisa. Pero sa minimalist design or aesthetic look, hindi na masyadong gumagamit ng cornisa. Diretso ceiling na, pero syempre kailangan po nating matago kasi yung mga edge ng ating PVC panel. Kaya ganyan po yung ginawa natin. So, wall-plated panel, nabili ko to sa City Mini Home Depot dito sa may paradahan. Yan, meron po siyang abang dito para sa internet. Ito, hindi to basta-basta hinihila. Kailangan marunong yung magkakabit ng internet talaga. Or, kailangan kapag nagkabit ng internet, ipatawag nila yung gumawa nitong bahay. Sample ako na yun para alam nila yung gagawin dun sa taas.
Kasi pag nahila yan, mawawalan tayo ng abang. Ang mangyayari, yung mga kable natin, yan, dadaan po dyan sa wall. So, papangit siya tingnan. So, wall-plated panel, bali, 5-in-1. So, 5-in-1 po siya. Yung wall-plated panel, nasa ano yata ang isa nito, mahigit. 600 mahigit yata. Yan nga, may dalawang pin light. Tricolor din po yung pin light natin. Okay, lahat tricolor. Floating shelves. Nakaduko burnis din ang ating floating shelves. May mga saksakan na po siya rito. Yan, may additional outlet pa dito, dalawa. O, diba? Tapos pasadya lang po itong binili ni ma'am. So, naghanap po siya na supa na saktong kakasya po dito. Ang sukat po nito, mga karohos, isa 180 cm. Yan, saktong-sakto lang po sa may isang maliit na pamilya or isang magpartner para dito sa bahay na pinagawa nila po sa amin. Napakalamig po sa mata. Ah, kamustahin natin si Kuya. Eh si Kuya, walang tigil sa paglilinis. Aba, nakabot ka Kuya. Okay, tuloy natin yung vlog natin. Pasok naman tayo sa ating toilet and bathroom. Siyempre, kadalasan nakikita nyo na to. Toilet and bathroom natin, dating swing door yan na PVC. Ginagawa po natin sliding door gamit yung aluminum. Op, yan, open. Tapos buksan natin yung ilaw. Isang ilaw lang po to. Kapareha po ng ginamit natin dito sa living space. Ayan o, dito sa center light. Ito po ay isa nasa, nakikita ko 18 watts lang po to. Ayan. Tapos sa exhaust fan, meron laging exhaust fan dito kasi kulob na. Ang laki po ng tulong po ng exhaust fan sa mga TNB na mga kagaya nito na wala pong bintana. So unang tingnan natin yung kisame, halos pareha lang po siya. PVC panel na off-white. Ganun din po yung cornisa, tool white. Meron po siyang heater. Yan yung heater niya. Okay. So hindi ko na iti-testing to kasi ayoko na magbasa rito. Ang ganda na ng pagkatuyo niya eh. Ang design naman po nito is black series. Yung mga accessories. Shower set na multi-point. Meron din po tayo rito ang lavatory faucet. Wall mirror. May frame siya na black coated. Tapos meron din po tayo towel bar dito. Ayan, adjust po siya. Yan, black coated din. At yung ating bidet, black coated. Bagong lavatory, bali triangle type. Ito po yung mga klase na space, no? Halimbawa, gusto mo ng space, gusto mo ng minimalist, spacious siya. Ayan, no? Ay papano, makakatipid ka sa space. Mapapansin nyo lang dito, yung dating floor drain nandito yan. Talagang gustong-gusto ni client owner na magkaroon po talaga ng lavatory. Kaya ito yung design na binigay po natin sa kanya. So, maluwag-luwag pa naman po. Ayan, pag nandito ako. Diba? Puyat pa yan. Wala pang tulog. Okay. Tapos, ito yung ating water closet. Bagong water closet din po ito. Wow! Diba? Okay, sa design ng tiles na ginamit natin dito, medyo cloudy yung haspy niya. Nagamit na namin ito noon sa phase 4, yung unang project natin. So, ito yung pinaka-wall accent niya, 60x60. Gumamit din tayo ng ivory beige na 60x60 para naman po sa mga wall. Dito, naglagay po kami ng dalawang layer na niche, pero dito na po namin sa banda nilagay, dito sa part ng area na to. Kasi, ito pong likod, ang technique na ginawa namin, naka-tile siya para ma-cover niya yung mga masisinsil dito. Pag dito po kasi natin yan nilagay sa likod, automatic butas. Butas po yung likod. So, 2-layer ng ating shelves. Na kahit pa paano po, kahit hindi na bumili si client owner ng ating mga soap rack, shampoo holder, at least dito. Maganda niya nang maipapatong. Bali, gumamit tayo ng 10x30 na stainless na floor drain. Kadalasan sa mga floor drain, ganito na. Kasi mas malalaro mo yung klibi ng tubig sa tiles. Kaya kadalasan, ito na yung ginagamit. Mas mahaba, mas maganda. Yun yung tip ko sa inyo. Kung mas mahaba yung floor drainage, mas maganda. Hindi mahihirapan si tile setter. Tapos 60x60 na tiles naman, matte finish or rough finish na tiles, yung nilalagay namin lagi sa flooring ko ng TNB. Wow. Diba? Oh. Yan yung lock. Wala kang makikita sa labas. At hindi ka rin maririnig dito sa loob.
Yan, binuksan na nila yung electric fan. Okay, dito sa master's bedroom. So, ito nga pala yung pinatukoy ko, no? Yung pintuan dyan, open yan. Pero hindi naman po lagi itong dadaanan. For emergency exit lang. Kasi itong part ng area na yan, ali na siya, ali. Ibig sabihin, wala naman pong gagawing pader dyan. Wala naman pong gagawing na extension dyan. Okay, start muna tayo sa ating sliding door. Bali, 70 by 210 nga po pala yung mga ginamit po natin na pintuan. Dito sa unang pintuan sa ating partition, saka dito sa may master's bedroom, yan 70 by 210. Yan, sliding door. Yan, gumamit tayo ng barn door. Yan o. Yan yung ating barning door. So, sliding siya. Then, meron po siyang... Tapos, meron po siyang lock dito. Ayan. So, maraming klase ng lock dito na pwedeng gamitin. So, ito yung atin. Duko barnis din po. Meron po siyang overhead cabinet na may dalawang swing door. So, ito naka-open pa kasi nga may na-ice tayo sa kabila. Tapos, two-layer po ng open shelves. At andito po yung kanyang aircon. Then, ito naman po yung kanyang... Ayan. Korean blinds. Ganda, no? Black, no? So, naisip lang ni client na black. Tapos, nagpagawa po siya ng kanyang bed box na may storage po dito sa loob. Ayan, may storage po dyan. At saka dito, may drawer. Ayan lang. Same lang po yung ginamit na tiles sa living space. Hanggang dito sa may back area or dito sa kwarto. Dito banda, binuhay pa rin po namin yung dating catch basin just in case magkaroon ng problema at least maraming access. So, meron pa rin po tayo dyan. Itong upuan na to ay nabili nila sa online. Yung galing din ni Ma'am, oh, binagay niya po yung kulay ng upuan para po dito sa design ng kanyang interior. Bali, ito nga po pala, ginawa rin namin to. Ayan. May cabinet din po tayo rito. Yan, para po ito sa computer table. Kaya ganito yung setup niya. Tapos may open shelf siya dyan. Tapos may pailaw din siya dito. Yan na. Tapos ito yung computer table niya. Yan, may drawer din siya dito. O, diba? Tapos ang katabi po niyan ay itong closet. Yan. Yan. Wow. Laki. Yan, may hanger rod na siya dyan. Tapos may open shelves pa siya rito. Tapos may drawer. Yan. Napakaliit lang po ng unit na to, pero napakadami po ng finishing carpentry na mga pinagawa niya. Sa mga minimalist na design. So, syempre, yung mga gamit mo, nakatago. Hindi laging nakikita rito. Lalo-lalo na sa kama na ginawa natin dito. Bali, yung pintuan po na yan ay yung dating pintuan na nandito. Tapos nilagyan na lang po natin siya ng grills. Yan. Ceiling, isa PVC panel din. Then may cornisa. Ayan yung ceiling niya sa center light. Ayan yung ating mga pin light. Tricolor din. Yan, tricolor din yung ating center light. Wow, lamig sa mata. O, diba? Bali mga karos, nagpapasalamat nga po pala ako sa inyo. Sa walang sawang sumusubaybay dito po sa aming channel. Sa mga nag-aabang po nito, ito na nga po pala yung full details ng ating renovation dito sa 36 square meter na inner row house. Ayan, meron po siyang dalawang kwarto. Isa dun sa master's bedroom sa back area at isa naman dito sa floor area. Meron siyang total of 2 closet. So, isa rito. At saka dun po sa may back area, meron siyang TNB na may water heater, water closet, may niche. At saka syempre may lavatory. Meron din po siyang kitchen space dito po sa harapan ng bahay. Ayan, ayan yung kanyang kitchen space. Nandyan na rin yung kanyang laundry space. And with cabinet pa, with open shelves. Tsaka syempre may mga sampayan na rin po siya. Nagpagawa rin po siya ng isang shurak. At nandito po yung ating dining space. At nandito naman po yung ating living space. Syempre, meron study area or workstation. Ayan sila bilog. Nandito at si Adonis. Okay, hanggang dito na lang po muna yung update natin or yung full details natin dito sa ating project. Maraming maraming salamat po muli sa pagbisita. So sa mga nakagusto po nitong ating video, please huwag kalimutan mag-iwan ng like. At saka syempre, paki-subscribe na lang din sa mga bago po dito sa aming channel. At paki-share na lang din po pala yung video.
So sa mga nagtatanong nga po pala kung magkano to, mga karawas, more than 500,000 po ang ginastos po dito. Yan, paki-PM po si Lishin Akira, ako po yun sa aking Facebook account. As long as na malapit po kayo dito sa Tansa, Cavite, re-replyan po namin kayo kagad. Again, inuulit ko lang po, hindi po kami nagre-renovate sa malalayo. Hindi pa po namin kaya. Yan, hindi pa po namin kaya mag-renovate. Doon po sa mga nag-message sa malayo, baka hindi ko na po kayo ma-replyan, pero nababasa po namin yan. Doon naman po sa mga malalapit, ayan, usap tayo at baka mapagkasunduan natin yung ating renovation. Yan o. So hanggang dito na lang po. Kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan o. God bless. God bless sa ating lahat. Yan. Ito, ingat po palagi. Yan, paalam po muna. Napakaliit lang ng bahay pero ang ganda sa loob at saka sa labas. 36 square meter po. Ayan. Let's go.